All right. Good morning. Magandang umaga. Papasok na naman tayo sa trabaho. Okay? At syempre, tayo nakahanda na. Ngayon ay 9:47 na ng umaga dito sa Canada. Napakaganda ng araw. Ay, sikat ng araw ngayon ay nanggagalaiti. Ang ganda ng araw ngayon. Ganda na sikat ng araw. Okay, ayos na ayos ito. For sure, madami ngayon kasi today is Saturday. Madami tayong mga kaibigan ngayon dyan na nasa park na naman. Okay, ito yung pinakakaabangan natin eh. Pag ganitong spring at saka summer. Madaming mga pupunta sa labas. Nag-ano sila, nagba-barbecue. Kasiyahan, pero bagamat pandemic pa ngayon at kami naka-lockdown dito sa Toronto, Ontario, ay sigurado ako na madami sa kanila na naman ay magiging pasaway. Sana wag naman. Hindi kasi minsan namimiss na rin ng mga tao, okay? Pero ngayon ay may limit naman yung mga pumupunta. Dapat at least sa group, mga limang tao or yung pamilya mo, pwede gano'n. Pero yung makikijoin ka sa mga kaibigan na ano, ay pinagbabawal muna nila. Okay, so sana ay makasunod tayo ng husto para matigil na yung ating lockdown dito sa Toronto. Lagi kami na lockdown, no? Minsan mag-okay na naman kami, tapos bigla na naman mag-increase yung mga cases. So, kasi yun nga, dahil sa ating siguro hindi masyadong na-exercise yung social distancing. Madami naman tayong mga kababayan na sumusunod naman sa policies. Pero may mga mangilan-ngilan na katulad din nating mga galing din sa ibang lugar, immigrants, saka siyempre na-miss din nila siguro. Kaya minsan eh, sila ay nakakaligdaan nila minsan na makasunod sa gustong mangyari ng gobyerno. That's true. Pero ganun pa man, sinusubukan naman nilang makontrol yung ating pagdami ng cases dito. So far, sa ngayon, medyo okay naman na yung ating mga kasama, mga kaibigan. Ngayon ay binabaybay ko itong Finch Avenue West. Okay, dito kami, kumbaga itong street na to, dito kami kumbaga yung address namin is along this area. Okay, so yung intersection namin ay Finch Avenue West, Bathurst Street and Finch Avenue West. Dito sa Canada, uso kasi dito yung tawag nito, once you look for address, yung pag naghanap tayo ng address ng mga kaibigan natin, ay ang kailangang malaman mo kung anong intersection ka, okay? Parang information lang para po sa mga kaibigan natin na papunta na rito sa Canada, ganoon, o yung mga nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, mga kababayan natin, saka mga ibang lahi na din na gusto magpunta dito. Pag tayo naghahanap ng address dito, una nila kasing tinatanong kung anong intersection nakalocate yung bahay nyo o yung lugar ninyo. Kaya, for example, tinanong yung address mo, ang sasabihin mong intersection, katulad dun sa amin, ang intersection namin ay Bathurst Street and Finch Avenue West. So, madali na lang i-locate dun kaagad. Kasi yung bahay mo naman noon ay along that area na saka mo ngayon sasabihin kung anong building ka o kung anong street naroroon yung bahay mo. Ganon. So, like for example, yung bahay namin is along, for example, ay Yonge Street and ang intersection namin ay Yonge Street and Finch Avenue West. Pero yung bahay ko ay nasa Beecroft. Ano to? Beecroft. Itong street na to. So, ang intersection ko is Finch Avenue West, Yonge Street and Finch Avenue West. And then yung kung saan nakalagay mismo yung bahay mo ay nandun sa may Beecroft Street.
kanina na lampasan na natin yung Yonge Street, yun yung nagdi-divide ng street na yung street ng Finch Avenue West at saka Finch Avenue East. That's ngayon true. Ay nasa Finch Avenue East na ako. Ito yung dinadaanan ko every day papunta sa trabaho at saka pauwi. Okay? So pagdating ko doon sa Bayview Avenue, ako yung kakaliwa doon kasi nasa Bayview Avenue and Stills naman yung aking trabaho. So yung Finch Avenue West, ang humahati ng Finch Avenue West at saka ng Finch Avenue East is yung Yonge Street. Okay? Yung Yonge Street. Kasi yung Yonge Street na yun, kahit dire-diretso mo hanggang USA yun eh. Kaya yun yung humahati ng sa street sa sa East and West. So, kaya pag kami ay bahong-baho ka, naliligaw ka pa lang, tumbukin mo kaagad yung Yonge Street. Yun ang hanapin mo kaagad, okay? At kapag nandun ka na sa Yonge Street, malalaman mo na agad kung nasaan doon yung nasaan dito yung East and West. Alright, so kasi ang hirap eh, di ba? Minsan alam natin na sa ibang bansa, alam mo na kapag sumikat yung araw, okay, nandoon yung East, okay? At kung saan lumulubog, nandoon yung West. Okay, nandito na ako sa may traffic light, sa stoplight ng Finch Avenue East and Bayview Avenue. Okay, ako'y kakaliwa dito kasi yung aking trabaho ay nasa lugar na ito. Okay? Tapos ang intersection naman ng lugar ng trabaho ko ay Bayview Avenue and Stills Avenue East. Hindi na sikat ng araw. Ay. Ako yung nag-day off kahapon pero hindi ganito maganda. Mas maganda ngayon. Oh, it's 9:57. Okay, in my clock. Okay, sa kotse. At ako alas 10 yung pasok ko ngayon. 10 to 10 ako ngayon. Hindi mahaba-haba oras ko ngayon, 12 hours. Smooth. Wow. Mga tao na yun, na nilang mag-drive pag ganitong spring and summer kasi marami nang pumupunta ng US, mag-cross sila ng border, okay, dadalpunta sila ng New York. Kailangan ko na mag-change lane kasi malapit. So ito na yung Stills Avenue East and Bayview Avenue. Ito na ngayon yung aming okay. So yung aking work ay naandito dito sa kabilang side, sa right side ko. Ito yung kung saan ako nag-work. Napakagandang building. Okay, ang mga taong nakatira dito ay talagang hindi kalidad. Okay, nandito na ako sa work ko ngayon. Yan ang building na aking pinagtatrabahuan. Okay. So, kailangan kong iikot yung aking sasakyan. Okay. Kasi kailangan kong mag-bell. Okay. Kailangan kong mag-bell.